Hi guys, good morning. Happy Friday. Ayan, nagaantay na ng service. Ingay. Nagaantay na ng service si Asher. Papasok na siya. 9 o'clock. At medyo makulimlim ang panahon ngayong araw. Be good at school, okay? Listen to mom. Don't be hard-headed. Don't be naughty, ha? Huh? Don't be naughty, ha? Huh? So that mom not gonna hit you. Namamalo ang teacher sa school, eh. Ay. Abo, there's a bone. Ayan, ang nahihiligan niya ang magdig-dig-dig-dig sa dirt at may mga bones. Nakahukay siya ng coins. What bone? What bone? Dinosaur bone? Yes. Is it? Dinosaur bone. Gusto mo maging ano, Asher? Anong tawag doon? Anthropologist? Anthropologist? Ay, hindi. Anong tawag doon? Yung mga naguhukay? Ha? Hukay-hukay siya. Nakahukay siya ng dalawang coins. Yung lumang coins dito sa Nepal. Sabi niya, gold coins daw. At mayaman na daw siya. Kahukay siya ng dalawang gold coins at mayaman na daw. Dinosaur? Bones. Bones? Dinosaur bones? Yes. Sis! No. We'll get dirty. No. Magpapaligo ako kay Tonton para makapag-start na rin ako mag... Linis-linis sa loob bahay. Biyernes na naman. Ang bilis ng panahon. Say good morning, anak ko. Hi, guys. Good morning na. Sus! Nandito na yung van ni Asher. Dito siya nag-u-turn sa harap ng bahay. Bye-bye, kuya. Wala na. Alis na. So, nasundo na si Asher. Bago ko paliguan si Tonton, maglilinis muna kami dito sa my terrace. At lalabhan muna namin yung winter blanket namin. Kasi nga, nag-start na siyang mag-uulan. Kailangan malabhan itong blanket na to. Para maitago sa may kabinet, para may magamit ulit kami pag nag-winter na. So, ilang buwan na lang mag-winter na. So, August, September, October, November. So, 3 buwan, mag-winter na yung talagang malamig na malamig dito, December, January, February. Yan. So, syempre, lalaba kami ng, bali binabad na pala to ni Asis, kaya yan ang ginagawa niya, apak-apak na lang. Apak-apak, tapos lalagyan lang na maraming maraming tubig, tapos okay na. At saka yung sabon namin ay mabango, Henko, na color blue. At syempre maglilinis na rin kami ng terrace. At lalabahan ko pala yung dalawang carpet namin na ginagamit ko na pang patong sa may swing ni Tonton. Matagal-tagal na rin na hindi nalabhan yun. Kaya ito muna yung gagawin namin bago ako magpaligo kay Tonton, tapos konting linis sa bahay. At nandiyan naman si Asis na tumutulong sa akin. Bali si Tonton pala ay nakay ama. Nandiyan sila sa harap din, nakaupo. Habang ginagawa namin to. Kasi mabigat to, eh. Hindi siya pwede i-washing. Masyadong malaki. Maliit lang yung washing machine natin. At saka yung washing machine natin ay para sa damit lang. Hindi siya pang blanket talaga. So, ayan, kaya nakikita nyo, labang tamad. Apak-apak lang, tapos isasampay. Natawa ako, sabi ni Asis, isasampay na daw namin. Sabi ko, tama na yun. Sabi niya, oo, tama na yun. Sabi niya, sabagay, lang naman, to alikabok lang naman kasi siya, guys. Matagal siya na nakalagay sa may ilalim ng bed namin. So, kailangan ulit namin siyang labhan. Para mailagay sa plastic, ipla-plastic, ilalagay sa may ilalim ng bed para hindi din siya maalikabukan, para ready na siya pang winter. Ayan, tapos na, ganyan lang sinampay. Next, yung dalawang carpet naman, at ayun, dilig-dilig din ng halaman.
Ay, so, eto yung buhay natin guys ngayong araw na to. Linis-linis ng carpet, blanket, terrace, linis ng bahay, and pahinga-pahinga na tayo. Higa-higa na tayo habang si Tonton ay patutulugin din naman natin. Yan. So, ganyan lang din. Brush-brush lang din ang gagawin natin. Buti nga si Asis nandyan eh. Kasi kung umalis na naman si Asis at namasada na naman to, wala. Hindi na naman namin malalabhan tong malaking blanket na to. Hindi siya pwedeng labhan ng ikaw lang. Sobrang bigat. Hindi mo rin siya kayang buhatin na mag-isa kasi sobrang bigat talaga guys, lalo pag nalagyan na ng tubig. Dito naman kami sa labas, papahangin, pero konti lang yung hangin. Hayaan ko siya maglaro ng dirt kaysa... Mommy, I'll finish homework later. Yes. Hayaan ko lang siya maglaro ng dirt kaysa matutok siya sa mobile. Hindi ko siya masyadong inaanon sa mobile kasi nga lalong kakasira sa utak. Dinosaur coins! Sinasabi mo dinosaur coins? What? Sa dinosaur bones. Dinosaur bones. Ay, gray ang kalangitan. May car yung bata dun, oh. Ah, may maliit. Maliit pala yung car na offer nila sa Dara. Siguro yan yung tag-ano. Tig 13,000 na offer nila. Maliit. Pang 2-3 years old. Hindi siya yung malaki. But you need to be sure to wash your hand properly after playing, okay? Okay? Okay. Or better you take shower after. Then after finish homework, it's okay since tomorrow is Saturday, so it's okay. Ayan na yung maliit. Oh. Papunta na. Ang basa, no school? Tomorrow. Saturday, how many times I'm telling you, every Saturday, there's no school. It's holiday. It's school, ano, off. Ayan na yung batang maliit. Nakikipaglaro. School close, yes. Oh, nakikipaglaro siya kay Asia. Tuwing hapon, ganyan. Dito kami sa harap ng bahay. Ganito lang. Babantay kami kasi nga tabi ng daan. Kailangan silang bantayan. Para, ano, baka mamaya eh, biglang tumakbo sa may kalsada. Patay. Di. Ang dami niyang gamura. Grabe, oh. Yung gamura niya. Buong katawan, ang gamura niya, pati ulo. Ha? Waki na. Upo. Naupo lang siya ng ganyan. Upo lang siya ng ganyan. Pag napagod siya, upo lang siya ng ganyan. Pero maldita din to. Pag hindi pinagbigyan ni ama yung gusto niya, hihigaan lang siya kung saan. Hihigaan lang siya dyan. Kapag hindi na pagbigyan ng gusto. Bali, napatulog ko si Tonton. Nandun, nilagay ko na siya sa kanyang swing. Ang dami kong pugasin. Tayo ay maghuhugas. Eto, ang ating Bebe Labs. Nakatulog na ulit ang ating Bebe Labs. Ayan. So, habang natutulog siya, pagkakataon ko naman na tapusin ang aking trabaho. Dahil wala naman akong asahan. Wala akong asahang maghugas. Katatambakan ako ng magasin. Kaya hugas-hugas muna tayo. Nahahapunan ako palagi ng hugasin. Minsan si Asis naghuhugas. Minsan ako, pero sa hapon na. Kapag nakapatulog na ako ng baka. Bali,
nakakakilos lang tayo kapag ang bata ay tulog. Kasi kapag isig siya, nilalapag ko siya, hinahayaan ko minsan, minsan nasa duyan, hinahayaan ko. Minsan naman, nilalapag ko siya, hinahayaan ko, kaya lang nag-iiyak siya minsan. Ayaw niyang magpaiwan minsan. At marami nga din ako nababasa, comment ng mga iba, sa ibang video ba, na sinasabi nila na hayaan lang daw yung bata mag-iyak, ganito, ganito, ganyan. Naku, madaling sabihin guys, na iwanan mong bata at hayaan mong mag-iyak, madali lang sabihin. Pero kapag anak mo na yung naandyan, nag-iiyak, kita mo na kulang-kula yung mukha, na halos hirap na hirap na siyang huminga, kaiiyak niya, kaiirit niya. Hindi mo talaga masasabi na hayaan mag-iyak. Bilang nanay, makuunahin mo, asikasuhin mo anak mo nag-iiyak kaysa yung nag-aantay mo kubasin. Ewan, bakit may mga ganun nanay na hayaan ko. Ewan, bakit may mga ganun. Nag-anak naman, suguro sila. May mga anak naman, suguro sila. Pero bakit ganun yung comment nila sa mga iba na hayaan nyo kasi na ang anak nyo, ihiga nyo lang niya. Hayaan nyo, mag-iyak nang mag-iyak. Ganun ang nababasa ko madala sa Facebook. Nababasa ko. Madali lang sabihin. Pero kapag mismo anak mo na yung naandyan, naku, hindi mo matiis. Hindi mo talaga matiis na yung anak mo, nag-iiyak mag-isa. At saka hindi ka ang hirap kaya mag-concentrate magtapos ng trabaho ng ang bata ay nagngangawa. Mas masarap pa rin magtrabaho kapag peaceful ganito, walang naiyak. At least magawa mo ng maayos, hindi kayong nagmamadali. Kaya mas okay na nahapunin sa mga gawain. At least peaceful ka. Walang batang nag-iiyak habang nagtatrabaho ka. Hindi ko alam kung ano na naman ang ulam namin sa hapon. Problema palagi, ulam sa hapon. Gumawa pala ako ng jelly. Nilagay ko dito sa basang ganito. Dahil nga, si Asher, mahilig magpaluto. Bali yung jelly na niluluto ko, pinabili ko sa asawa ni Josie Bear sa Qatar. Nung pumunta dun si Julie, ayun, dinala. Isang pack lang naman pinabili ko. Sabi ko nga, sana dinalawang pack ko na lang pala. Kasi ano daw, 27 riyals yata, 25 riyals ang isang pakete. 20 raso yun. Tapos isang pack din na magic sarap eh. Ang magic sarap daw sa Qatar ay 5 riyals yata yung isang pack. Sabi ko, sayang, sana dinala dalawa ko na lang yung pinabili ko nung pumunta na si Julie. So, ayun guys. Yun lang yung ating, i-end ko na rin yung ating video for today kasi baka mamaya punta ako dun sa likod nila ama. Pupunta ako dun sa likod nila ama, titingin ako kung may mga patola pa sila para may halo yung talong. Nag-harvest. Kaninang umaga, kumuha kami ng talong dun sa likod nila ama. Kaya lang, hindi to niluto. Ang niluto ni Asis yung sitaw. Kaya pahaluan ko ng patola, baka sakaling may patola pa sila dun. Titingin ako dun mamaya pagkatapos kong maghugas. So, i-end ko na yung ating video for today, guys. Thank you again for watching and see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.